Yunan. Ito, nagpa-basting ako kay ma'am para on niyo muna yung makina and then pagka-on niya, huwag kayo agad aarangkala. No? Parang sasakyan. Dapat papa-initin na natin. And then, ito yung right side. Ito yung right side. Ito yung wrong side. So, medyo mahirap siya kaya pinapa-basting ko sa inyo para meron kayong right. Sa una, mag-lock muna tayo. And then, susundan niyo yung shape. Tingnan natin kung makasundan yung shape. So, mapapansin niyo, ginagalaw ko yung tela. Depende sa... Mapapansin po niyan patay. Pwede na po tanggalin ninyo. Dali, tanggalin muna natin. Isa-isa lang. Hindi naman mo po kandiyan. Ayan, o. Tatahiin muna natin and then ilock nyo. So kapag kayo yung nagtahi, syempre hindi mabilis kasi first time. Ayan. So kung halimbawa, tignan nyo kung hindi naman siya nakita doon, o hindi natanggalin para hindi na another effort. And then magti-trim kayo. Pag nag-trim kayo, dapat ganito lang eh, kaya lang mapuno yung shears ko. So, magkakat tayo, maglilid tayo ng 1/8 allowance. Huwag nyo ikakat yung mismo tahi. Huwag nyo i... Basta maglilid kayo ng allowance. So, ano yung purpose? Bakit nagtitrim tayo? Para kung maano yung maayos. Kamu na ako sa pay. Ha? Para makuha yung curve. Para makuha yung curve. Saka hindi mag-uha. Gusto ko na. Gusto ko na. Hindi mag-uha sa tela. So, para kapag ka binaliktad natin siya, hindi lumalaban yung tela. So, ngayon, bago nyo balikta rin, mag-top stitch tayo. Sa top stitch, ito yung facing natin, di ba? Itong nasa likod, itong mga tiling natin, itatahi natin siya magkasama. So, ganyan. And then, 1/8 lang. So, dapat po ginagayad yung sa tingnan nyo kung sumasama siya. Kahit hindi na tayo mag-lock sa tape, sa top stitch. Bakit po? Kaya, ayun sabi ng teacher ko kahit. Pero kung gusto nyo mag-lock, hindi mag-lock kayo. O, yan, isusunod, i-open nyo yung tela. Kailangan flat siya. Susunod nyo dun sa shape. So, ayan, expect nyo kung may nauna sa inyo sa makina, matagal siya. Huwag nyo siyang i-pressure. O, ayan, mag-galak tayo. Ma'am, matatapos po kami ngayon ng araw? Hindi. So, sa tingin ko, sa 50 plus at 5 makina, hindi siya. So, kailangan mag-flat siya. Ayan ang tanatawag na facing para kapag sinuot nyo yung damit, hindi siya nagkatastas. Oh, magpapakita ako ng sample din dito sa V-shape. Kasi baka mag-overthink kayo. Paano ulit? Pagkastasin natin. Buka na niya. Naka-trim na eh. Ayan, pa-V naman ito. So ito medyo madali kasi diretso lang siya. Hindi na ako nag-basting ha. Nag-pin na lang ako. Pero kayo mag-basting kayo. Pagdating doon sa corner, itapat nyo yung karayom. Tingnan nyo, nakatapat ba sa corner? Yes po. Tapos, iikot tayo dito, papunta sa kabila. Ulitin ko, nakaganyan siya. And then, papunta lang sa kabila. Para diretso ulit. Ito mo po lang yung and then, dito, kahit na hindi na tayo mag-trim, dito na lang sa corner. Huwag nyong sagad yung putol yun, no? Tapos, anong gagawin natin? Top stitch tayo. Same lang din. Ano yung isasama natin sa top stitch? Yung pong salit, ano? Yung allowance. Okay. Or yung allowance. Pwede mag-lock rin. Mag-lock na lang tayo. Hanapin nyo yung corner. Pagkabanda dito na, baka lang. Lakad nyo. O yan sa corner na, ganun ulit. I-open lang natin siya. Ganun po.
pwede pa kayong mag-trim. Ayan. And then, same lang dito, hindi ko nagagawin. Yung sa square. Ano po, ma'am? Pero ang ipapakita ko yung sa bias. Bias po. Sana, ma'am. Ano yan? Bias naman tayo. Dapat ito, right side. Ito, kahit lang sa left side. Pwede naman. So, dito, di ba dapat naka-basting kayo? Pero hindi na ako mag-basting. Pero, papakita ko lang ano yung gagawin niyo kapag may corner siya. Kasi kung round lang, medyo madali naman. Wala nang... Dito magte-trim-trim din kayo, no? Para hindi na malaban yung tela. So, diretso lang. Pagka corner na, lakad nyo. Tapat nyo dun sa part na dito. Sa ganas. Yung edge. Oo. Ngayon, iikot na naman tayo. I-move nyo lang to. Diliko lang kayo. So, kaya kailangan bias siya para bias, pabias yung cut niya para hindi siya lumalaban. Ayan, corner lang ulit. Huwag nyo hilahin ko, ano, kasi para hindi siya, kasi normal lang na ano, naka-flat lang siya. Ayan, naka-corner ba? Hindi pa. Ayan, dapat tapat siya dun sa kanto. Tapos, move lang natin dito. Kapag ka, kunyari yan, naiipit yung tela, adjust-adjust na lang, tapos upitin nyo na lang ang moving. Basta dapat hindi nag-fold yung next step natin. Ganyan. Kunain na. Yan. Part, kunyari parang dyan, clip ulit, paikot. Pero ito, dahil corner siya, magte-trim lang tayo sa part ng kanto. So, titingnan nyo, dapat huwag nyo putulin masyado yung tela nyo. Oo, bukon. Sayang. Ano ba nabi? Pag na-trim nyo na, siguro 3 weeks. Nahirap ito. Ha? Ano ka doon? Magbe-basting kayo. Ipo-fold ko. Dinugdug niya kasi ito. Ipo-fold niyo in half. And then, ipo-fold niyo ulit. Kailangan kapantay dun sa tahi yung tinahin niyo kanina. No? So, pwede. Kailangan po talaga i-basting mo. Oo, kasi hindi pa naman kayo sanay eh. Para hindi na kayo nag-ano. Hindi kayo nagtatastas na nagtatastas, di ba? Pag dyan po, ma'am. Pag sa corner, oh yan. Susunod lang din naman siya sa shape. Pwede po siyang parang, hindi po siya parang steps lock na gano'n. Pero parang mag-around po siya ng konti na gano'n. Oo. Best making. So, o kunyari, naka-basting na siya. Papasadahan nyo lang siya. So, dito kayo malapit sa dulo. Maris po na naman ang pamamakasin mo. Ganyan eh, para rin narinig sa... Ma-stress yung mga gina ka. Ma'am, dakal na yung mga kating ko. Kating, kaya nga. Kapag bias po, may ganyan yun, ma'am. Oo, may ganyan lang siya. Tapos hanapin nyo yung kanto. Sobra. Dapat nakababa yan dito. Kailangan yun talagang basta. Kailangan naka-basing talaga siya. Para hindi nyo na pinag-problema yung phone ko.
sa kabila. Sa kabila, lagpas talaga siya. Pero dito... Okay, okay lang kung lagpas sa wrong side nila. Okay lang. Huwag lang masyadong malayo yung lagpas lang. Tune it. Oo, isang... Actually, marami pang ano to eh, pwedeng ganito. Tapos ito po ang mga buo, diba? Pero ito na lang. Secret. Tapos ko. Secret. Kanto, baba, yung needle, and then... Ikang bayas ka? Sana makuha ninyo, no? Then, cut nyo lang yung excess. Oh! Ito yung... Dudugtungin siya sa... Ano ba yun?